Nakakita na ba kayo ng gupit na 7 bar spade? Aba, ito yung gustong ipagupit ng ating client na nakakonek sa bar spade. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng ganong klase ng gupit. Ang ginawa ko dyan, nag-overcomb muna ako. Gumawa muna ako ng forma dito sa gilid, saka sa likod ng kung paano yung sukat ng taas na gagawin natin sa gupit na gusto niya. And then gumamit ako ng number 1 na clipper guard para yung nipis ay hindi agad mapuwersa. Kunin muna natin yung shape o yung pa-carve na forma ng gupit natin gagawin sa kanya bago tayo mag-umpisa na manipis papunta sa unti-unting pagkapal. And then gamit tayo ng 1.5 na clipper guard para yung balance ba yung pagkakanipis. And then ganoon din sa likod, 1.5 din na clipper guard ang gamitin natin. Overcomb again para unti-unting magkamero ng forma yung gupit na ating ginagawa. Gamit tayo ng trimmer, gawa natin ang lineup sa parting noo. Linisin lang natin kung medyo mataas na yung kanyang hairline sa part ng noo. And then ikat na natin yung 7. At nipisan na natin yung likod ng kanyang tainga na nagpo-form sa gupit na bar spade. Ayun, nakikita natin na nakakat yung patilya niya sa traditional na gupit na 7. And then yung gilid niya ay naka modern haircut na bar spade. And then B-cut sa likod naman. Next natin dito, 0.5 na clipper guard. Yung pa-carve na forma, yun ang ating susundan. Control na control lang yung gagawin natin pagbawas. And then 0.5 or 0.0 close para mas maganda yung pag-blend niya, maging balanse. Ingatan natin yung patilya niya, baka mawala yung pagkat ng 7 dito. Para kapag inahit natin, lalabas pa rin yung gusto niyang gupit. Tining scissor natin yung mga parting makakapal. Ang kanyang buhok ay medyo nagwe-wavy at malalaki din ang hibla nito. Pero hindi naman siya tumatayo, sakto lang. Pagkatapos nating basahin, ahitan, baka kursunada mo yung ganitong gupit, maiba-iba naman. Yung mga client natin, may mga dala talaga silang picture kung ano yung ipinapagaya nila. Siyempre, sundin natin. Sabi nga customer is always right. Kung ano yung makakapagpasaya sa client natin, kung kaya naman natin gawin, why not, di ba? Gamit tayo ng gunting sa mga dark spot. Sundot-sundotin natin kasi may mga parting buhok na hindi agad kinakaya ng clipper. Ayun, okay na. Meron pang guhit. Tapos meron pang gunting design sa may parting kanan. At ito yung kaliwang bahagi na ating ginawa, 'di ba?